lawyer, tsaka sa mga kaibigan at mga supporter para maihanda, no? Para maghanda doon sa mga kasong inaharap at pupwede pang harapin na kaso. Right. Ngayon sa mga nagtatanong, sino ba 'yung nagkaso doon sa ano? Sino ba 'yung nagkaso doon sa akin sa Manila City Hall? Okay? 'Yung nagkaso sa akin mga boss, si Dr. Martin Pangan. Okay? Si Dr. Martin Pangan ang nagkaso sa akin. Sino ba si Dr. Martin Pangan? Siya ang City Health Officer ng Manila City. Okay? Bakit niya ako sinampahan ng kaso? Bakit ako sinampahan ng kaso ni Dr. Martin Pangan? Kasi gumawa daw ako ng libelous remarks laban sa kanya nung binanatan natin yung Manila Health Permit na inaayawan ng mga manggagawa. So sabi niya, siniraan ko daw kanyang pagkatao, kanyang puri. Libelous remarks. Okay? So, nung nag-preliminary investigation sa prosecutor's office, so dalawang hearing yun, no? Submit tayo ng position paper natin, submit tayo ng counter affidavit, etc., etc. So after a while, no, naglabas ng resolution indicting me doon sa cyber libel case na yun. Ngayon mga boss, magpapiansa tayo. Okay? Kailangan nating magpiansa to ensure my temporary freedom. Right? Kasi nga indicted na ako eh. So magpapiansa tayo, kasama siyempre mga lawyer, kasama yung mga supporter, mga naniniwala sa platform natin, to ensure my temporary freedom. Hindi lang ito pagsisigurado ng temporary freedom. Ito ay pagkilala doon sa legal na proseso na meron tayo. Okay? So magpapiansa tayo para pumaloob doon sa mga legal na proseso. Dahil ongoing, magpapatuloy yung mga hearing at masigurado yung temporary freedom ko. Hindi dapat tumakita mga boss na pagsuko. Okay? Gusto kong idiin yan sa inyo mga boss. No? At tinitindigan natin na we are exercising our constitutionally protected. Nakasulat, no? We are exercising. Ginagamit natin yung constitutionally protected. Dumalog. Yan. Constitutionally protected freedom of expression and freedom of speech. Alam niyo mga boss, may nilabas yung Supreme Court recently. Nire-remind yung mga public officials. Na huwag kayong balat sibuyas. Huwag kayong iyakin. Ba? Limbawa itong sinampa na kaso sa akin, mga cyber libel, ba? Sunod-sunod 'yan ang mga cyber libel. Ano ba naman kayo mga politiko kayo? Bakit kayo balat sibuyas? Ha? Bakit kapag nagsasalita sa inyo, yung mamamayan, nagkokomento sa trabaho ng opisina nyo, nagbibigay, nagpapahayag ng kanilang damdamin sa kung paano kayo nagtatrabaho dyan sa mga opisina nyo, pinagkakasuhan nyo. Bakit sa halip na makinig kayo, sa halip na pakinggan nyo, yung nirereklamo ng mamamayan, ng mga manggagawa, ng mga constituents nyo, tulungan nyo sila, iayos nyo yung trabaho nyo, bakit pa kayo magsasampa ng kaso? Diba? Lagi kong sinasabi mga boss, cyber libel is a tool, is a weapon. Diba? Para patahimikin at i-intimidate ang mga kritiko ng mga public officials. Kaya sabi ko doon, may latest